Bago tayo magsalita. Kapag may basang nabasag, ang tunog ng nabasag ay kaagad na nawawala. Ngunit ang mga pirasong nabasag ay nakakalat pa at maaari pang makasakit sa sinumang makatapak nito. Kahalintulad nito, pag nagsalita tayo ng masakit sa ibang tao, ang nasabi natin ay nadinig na at nakalabas na mula sa ating bibig. Subalit ang sakit na maaaring naidulot ng mga salitang iyon ay mananatili pa sa puso ng ating pinagsalitaan. Kaya mga kapatid, bantayan natin ang ating pananalita. Kailangang pawang mabuti lamang ang ating bibigkasin. Sa Surah Hujurat, ang surang nabansagan na sura ng magagandang ugali, mayroong mahalagang paalala at pagbabawal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nating alalahanin ang mga ito. Ang una, fatabayyanu. Alamin muna natin ang pinagmula ng anumang impormasyon na makararating sa atin. Dahil maaari tayong makasakit ng kapwa nang di natin nalalaman. Ang pangalawa, fa'aslihu. Pagbatiin ang mga may samaan ng loob, sapagkat ang mga Muslim ay magkapatid sa pananampalataya. Ang pangatlo, wa'aqsitu. Maging makatarungan. Mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga makatarungan. Ang pang-apat, la yaskhar. Huwag manghamak sapagkat di natin alam na maaaring ang ating hinamak ay nakahihigit pa sa atin. Ang panglima, wala talmizu. Huwag manginsulto. Pang-anim, wala tanabazu. Huwag magtawagan ng mga nakasasakit na mga palayaw. Ang pangpito, ijtanibu kathiram minavvan. Iwasang mag-isip ng masama sa kapwa sapagkat karaniwan, ang maghinala ng masama ay kasalanan. Pangwalo, wala tajessasu. Huwag maniktik sa kapwa. Ang pangsyam, wala yaghtab. Huwag manirang puri. Ito ay mabigat na kasalanan na iniyahalin tulad sa pagkain ng laman ng katawan ng iyong patay na kapatid. Bilang huling payo mga kapatid, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, magpaalalahanan tayo sapagkat malaki ang pakinabang ng mga magkakapatid sa pananampalataya kung sila ay nagpapaalalahanan. Hilingin natin kay Allah na bigyan tayo ng pangunawa at malakas na paniniwala upang makinabang tayo mula dito. Amin.